So, sa mga babalak mag-DIY dyan na hindi na kailangan pumunta doon sa shop para magpaayos. Halimbawa, magpapalit kayo ng hydraulic brake, ganito lang. Bili kayo nito. Hindi ko lang alam kung anong pangalan nito. Search nyo lang. Pero bilalagay ko lang ito sa caption bago ko binili ko rin naman ito kasi sa shop ito. So, hindi ko rin nakalimutan ko rin pangalan. Kasi minsan gumagamit ako ng mga part ng bike, hindi ko naman alam ang pangalan. So, ang gagawin ko, ilalagay ko na lang ang pangalan nito sa caption. Basahin nyo na lang dyan sa description. Sa baba. So, ito na lang, paano magkabit ito, ilagay mo na dito. Yan. Tapos, kuha tayo dito. Today. Hello, my Diyan ka lang ah. Diyan lang. Matatapos. Diyan ka lang. Ay, so ito dahil ito gagamitin ko. Sa tandaan nyo, sa pagbili ng brake, kailangan ito. Titingnan nyo yung ano bang pangalan ito. Tapos ko na rin sa description para ano, para makuha nyo. Kung paano, itong pangalan nito, Textro, itong brand nito. Dapat kasi kabisado yung pangalan. Bibili kayo, halimbawa online, make sure na ang pangalan ay Shimano kasi. Shimano at saka Textro, hindi magkapareha. Lahat ng brand ay magkakaiba itong pin na ito. Tapos ang gawin natin, ipapasok natin dito siya. Tapos yan, tutulak natin. Ganyan, tulak natin yan. Ayan, so, titingin natin na tuwid yung pagpasok. Saan yan, tulak natin. Okay na, pasok na. So, ayan. So, ayan. So, nakakabit na natin. Nakita nyo, ayan na. 3, 4. Tete baka nun tatumba ka. Ipit ka. Nung kasi daddy. Alright, so dito na naman tayo sa kabila. So yun lang naman, medyo short lang kung paano magkabit lang ng ano, ng ito kasi sa front na ito eh. Na-upload ko na yan dyan ano, sa baba na video yung ginawa ko kanina. Textro kasi iba yung ano eh. May, ang Textro kasi mayroon siyang rubber, pero kapag brake na Shimano gaya ng Dure ay parang hindi, walang rubber eh. Ang pinaka-seal niya itong balat ng ano na eh, itong balat ng hose na ito, siya na, yun ang pinaka-seal niya. So maganda ito ang ano natin, itong gamit nito kasi mayroon siyang kompleto siya, may pang-cutter at saka hindi siya basta-basta masisira kasi stainless aluminum ito siya. Ito, stainless aluminum. Meron ka kong nabili doon na isa plastic. Plastic itong body niya. Nung itula ko, nalulustre lalo na kung matigas yung pupasok ng pin sa hose, so na nalulustre siya. Yan. Pero huwag nyo lang kalimutan palagi, make sure itong ito siya, itong bakal ni, yung itong thread nito, yung unang-una siya talaga sa lahat. Kasi once nga nahuli yan, wala na, puputol na naman kayo. Ganyan na lang kasi siya. Ito. Isukat muna natin dahil sila mas sobrang haba eh. Oh.
kukunin ko. Ito ata. Ito ata siya. Ito. Haba kasi masyado, hindi rin maganda. So yan lang, yan lang mga kapadyak. Pinapakita buo sa inyo kasi yung unang video naman na in-upload ko dyan, same din naman silang process. So maulit-ulit lang yung video natin. So ito lang, pakita ko lang sa inyo itong ginagamit ko. Yan. Tapos mayroon, bili kayo ng isang set na ganito. No? Kasi lahat ng klaseng hydraulic brakes nandito na. Ang brand nito ay, ito yung brand niya. Ayan. Easy MTB o SMTB bleed kit. Yan. Brake hose saka adjustable and bleed guide. Easy MTB 'yun ang brand niya. Si kompleto sa pero ng price siguro nasa 500 pro kompleto. Ito mga 300 to bili ko. Hanggang dyan na lang. Hindi pa mas